Sir, magandang hapon sa iyo. Live pa rin tayo yung board sa ating pagraradyong ito, sa ating programang Likod Bayan, ni Brother Tony Falcon. Ano po ang nilalapit at itinawag sa ating programang ito, Likod Bayan? Ayaw na ba yan, yaman. Okay, nakakapagsalita ka na pala po. Bakit ang bilis naman? Hindi yung guys. Ang mayaming yan na. Magaling ka na, brother. Talagang buhay na buhay pala pa sa iyo ang Panginoon at talagang hinipo ka lang pala niya. Ilang beses mo ba ka nagdarasal sa isang araw? Kaya po pala, kayo ay biglang aking idinalaw. Alam po ba ninyo na ako darating sa buhay niyo? Hindi ba? Yun po ang pagpapala ng Panginoon. Na kung saan, kumakatok ang kanyang mapagpalang kamay sa inyong tahanan na hindi mo naman alam kung kailan. May naman na. Ayan. Dati-dati, hindi man kanina lamang si sir, hindi man makapagsalita. Ganun ka po napasaya ng ating Panginoon at paglilingkod natin ito ng Lingkod Bayan. Alam. Okay. Alam. Puso oras po kayo nang nagpapasalamat sa Diyos. Yan naman yan, Panginoon. Magaling na kayo, brother. Ano pong pangalan natin sa totoong buhay? Ano nyo? Antonio po? Limiago. Limiago? Limsiaco. Limsiaco. Ilang taong gulang na po kayo, Mr. Limsiaco? 51. So, bakit po ba kayo nagkaroon ng ganyang stroke? Lumayam na yung ano. Nagkaroon ng hyperglycemia. Blood sugar. Hyperglycemia po yun. Hindi nagagamit ang inyong glucose. Nagkaroon kayo ng problema sa biofeedback. Yung biofeedback nyo during the time na kayo kumakain at hindi kumakain, yun po yung nagre-release ng dapat nating malaman. Yun po yung kapag sagana ka sa glucose, kailangan po mayroong tinatawag na suppressor. Masuppress nyo yung pagtaas. Ano? So, kailangan po yun. So, yan po ay kailangan magamit. Yung mga adipose tissue na yan, magamit. Para hindi ma-stuck. Para maubos yung level ng blood sugar. So, pag nauubos po yun, so, mag-accelerate yung glucagon na hormones. Stimulate naman niya yung naka-stuck dyan sa liver, yung glucagon. Kailangan maging mababa ang maging normal ang kanyang blood sugar? Hindi po magano normal yan. Kung yung dalawang hormones niya, yung alpha saka beta hormones na nandun sa pancreas, hindi man nag-activate. Kailangan may biofeedback po yun during the time na kayo ay kakain at hindi ginugutom kayo. Para hindi po masok sa hyperglycemia. Sa hypoglycemia po yung pagbaba. So, yung concentration po ng mga minerals niyan, lahat po ng yung mga immune system, yan po yung mamamatay kung marami kang uric acid sa katawan. So, ang kailangan po, good uric acid, acid-base balance, at saka kung magkakaroon po tayo ng base balance ng mga health cells natin na yan, wala tayong problema sa kinatawag natin good blood circulation. Kailangan po. Pero may sinasabi sa libro na kahit ikaw ay healthy yung level ng glucose mo, yung insulin mo, pero ang problema yung mga receptor site ng insulin sa neurons natin sa katawan, pag yun ay hindi man makapunta rin sa kalamnan at magamit, yung paglalagyan ka rin. Kaya dapat po yan, yung lahat ng neurotransmitter, impulses natin, gumagana. So lahat ng internal organs sa gland, kailangan gumagana, collaborated together. So, yung emulsification process ka lang nandyan. You must be healthy. So, isa lang dapat maging healthy, yung immune system sa kayong autonomic nervous system. Para hindi sila exhausted. Para yung level ng ating hormone sa ating solar system, sa dito sa ating intelligence level, mag-meet together para mag-coordinate sila. Kaya yun po ang mistake ng intellect aging. Kung hindi man ma-deplicate yung iyong DNA cells to the younger time of your age, pupunta ka talaga sa kasakitan. Naniwala ka ba sa sinasabi ko, brother? That is the most
mistake of all medication, professional medicine. How to study the aging process. Naniwala ako. Diyos po ang nakakalam nun. Hindi tao. Ito po yan. Sa judo, kahit na heart attack, maniwala ka, brother. Pinipiti ko lang, inuurasan ko pa ng piti ko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds. Tapos. So, magpasalamat ka, bro. Ano po, brother, sa ating programang ito. Lingkod bayan ni Brother Tolo Palco. Naniwala niya yung nanonon ni Mangon. Na ninami mango. Sa naman niya, mango na minimahay. So, inulit ko po, napasiyahan po ba kayo, brother? Yeah. Saing masaya kayo? Yeah. Okay. So, kasama Tony, nagpapaalam tayo buhat dito po sa ating paglingkod sa bayang ito ng Pilipinas at sa buong mundo. Ay nanalawagan tayo na sana po tangkilikin ang ating programa ito, Lungkod Bayan. Nagbayad po ba kayo? Wala mo. Wala po. Ito po yung lingkod bayan. Maka tao, maka Diyos, maka bansa. Ito rin po ang inyong abang lingkod, si Brother Jun. Nagulat po. Buhat po dito sa ating sitio Santo Niño, West Cupang, Muntinlupa City, Philippines.